Hi guys! Hello Churba again and welcome to my channel. Today, dapat magre-review ako ng isang product na bumili na ako actually sa supermarket. Kaya lang, nagbago isip ko dahil kagabi nung may napanood akong magandang movie, eh sabi ko kailangan magkaroon ako ng review sa movie nito. Okay, ang movie nito ay ang Love You to the Stars and Back. Actually, intro ko lang. Yung movie to, nakikita ko na siya dahil mahilig nga akong manood ng mga movies. English, may subtitle na iba yung palabas. Basta may mga subtitle na English, okay sa akin yan. Tagalog and everything. Kaya lang, nang nakikita ko siya, parang hindi ako interested na panoorin siya. Paano ako naging interesadong panoorin? Unang-una, nung nakita ko dun sa internet site na pinagpapanooran ko ng mga movies, nakita ko na mataas yung ratings niya, top ratings siya. So, inisip ko, paano nangyaring isa siya sa top ratings? Hindi pa sila mga veterano sa pag-arte, even though 5 years na sila sa showbiz industries. Nung nakita ko na maganda yung ratings niya, tinignan ko yung trailers, nakita ko na maganda yung story. So, wala na akong patumpik-tumpik. Ang ginawa ko kaagad, dinownload ko yung movie, tapos pinanood ko siya kagabi. Ang artista pala sa moving ito ay sina Julia Barreto and si Joshua Garcia. Sasabihin ko na sa inyo kung ano yung story. Pero syempre, hindi ko na naman tatapusin yung story. Okay, si Julia Barreto dito ay may pinagdadaanan na problema. Namimiss niya na yung nanay niya na namatay. Okay? Tapos yung father niya na halatang naka-move on na kasi meron ng ibang love of his life. So since ganon yung nangyari, naisip niya na parang walang nagmamahal sa kanya. So umalis siya dun sa bahay nila, papuntang Batangas, papuntang Mount Milagros. Bakit siya pupunta doon? Magpapakuha siya sa alien. Yes guys, magpapakuha siya sa alien. Kasi, yung nanay niya nung nabubuhay pa, ang laging sinasabi sa kanya na nafe-feel na daw niya, nakukulin na siya ng aliens. So, balang araw kung mawala siya at kinuha na siya ng mga aliens, isipin na lang daw ni Julia na tumingin sa mga stars. Isipin niya na lang na nandoon yung nanay niya na nakatingin sa kanya. Yun yung sinasabi sa kanya nung nanay niya noon. So since napakalungkot niya, feeling niya problemado yung buhay niya, ganun ang ginawa niya, umalis siya. So on the way, papunta doon sa Batangas, actually nasa Batangas na siya doon, doon niya nakilala si Joshua Garcia. In an unexpected way, paano nangyari? Parehas silang may call of nature. And then, dahil pareha sila may call of nature, nagkaroon sila ng konting conflict. And then, nung umalis si Julia, medyo na-aksidente niya si Joshua. So, sinakay niya sa sasakyan niya. Tapos, doon niya nalaman kung ano naman ang problema ni Joshua sa buhay. Ano bang problema ni Joshua sa buhay? May cancer si Joshua. Yes. Meron siyang mga 12 months to live na lang. Kung hindi matutuloy yung transplant niya. So, ang nangyari ngayon, may gustong i-fulfill si Joshua kung sakasakaling mamamatay na nga siya. Sa sitwasyon ng movie na nagkakilala sila, nagkakakwentuhan and everything, ando dun yung istorya na para sa akin na matatawa ka, ma-inlove ka, iiyak ka, malulungkot ka. For 2 days na nagsama sila, okay, na nagkasama sila, maraming nangyari. Kayo na lang ang humusga kung bakit ko sinasabing mataas ang ratings niya. Para sa akin na mga bata pa ang mga gumanap dun sa istorya, maganda. Maganda yung movie, maganda yung story, nadala nila yung story, na tumagos sa akin yung mga nangyari. And then, para sa akin din, ha, si Joshua Garcia, clap. As in, bravo. Hindi ko sinasabi, pasensya na sa mga fans ni Julia Barreto, pero talagang para sa akin na nilamon siya ni Joshua Garcia sa movie nito. Ang galing-galing niyang umarte.
congratulations kay Director Antonet Hadaune para mapalabas yung ganong emosyon ni Joshua Garcia, ha. Tapos inisip ko tuloy, ano ba to? Nag-iinto character lang ba siya o talagang may hugot siya dun sa character para magawa niya yung ganun. Okay. Dun sa ginawa niyang pag-ate, yung mga supporting actors, para sa akin, pwede na siyang ihanay sa mga veterano. Masasabi ko lang, congratulations sa ABS-CBN, sa Star Magic, na na-discover niya si Joshua Garcia, at balang araw, magiging future John Lloyd Cruz na siya. Sa galing niyang umarte, sa edad niyang ito, sa galing niyang yun. Ang masasabi ko lang, okay, review, final thoughts and everything sa movie. Maganda. You will notice talaga na ikaw na may problema ka na sa tingin mo, napakabigat. Diba? Napakabigat. Hindi ko masasabi yan eh, kasi kanya-kanya tayong problema, kanya-kanya tayong shit sa buhay. Napakabigat na para sa'yo yung mga ganun. Tapos para ikaw pumunta ka sa Mount Milagros at magpakuha ka sa alien, na ibig sabihin parang gusto mo nang mamatay. Tapos makakakilala ka ng isang tao na ayaw niyang mamatay. Pero no choice siya eh, kasi yun yung binigay lang sa kanya na span ni God. And ikaw na binibigyan ka pa ng span para maayos mo yung sarili mo, mabago mo lahat sa buhay mo, or maka-inspire ka sa ibang tao, gugustuhin mo. Marami tayong problema sa buhay. Pero as long as buhay tayo, may pag-asa lagi. Yung mga differences, pwedeng isang tabi yan balang araw. Just to have lang na magkaroon ka ng place sa mundo. Mga tao naman, mahal ka rin naman nila. In a different way nga lang. May mga tough love, may talagang love na konsentidor, di ba? So para sa akin, naiyak ako in terms na nakaka-relate ako, pero hindi ko na lang sasabihin ko sa ang character. But for me to realize na blessed pa rin ako. Ending of the story, masaya naman. And kung sasabihin niyo sa akin, kung namatay nga si Joshua and everything, kayo na lang ang humusga, manood kayo ng movie, nasa net na po siya. I don't know kung naglabas na sila ng DVD para doon sa movie to. Masabi ko, itong movie to, 10 out of 10. Hindi ko in-expect. Lalong-lalo na sa mga Tagalog movies. Sometimes, kapag kasi mga veteranong aktor na, sobra-sobra expectations ko talaga sa movies. Kaya minsan nadidismay ako na napakababaw ng istorya, tapos hindi pa nila binigay yung ano. Sa tingin ko yun, ha? Dahil syempre movie addict nga po ako, di ba? So, sa akin, para sa isang mga baguhang artista, hindi ganun pakabeterano, magkaroon ng ganito, tapos ang ganda ng pagka-portray nila sa mga characters, bongga. So guys, sa susunod, magre-review na ako uli ng bagong product. Sana nagustuhan nyo yung reviews ko and thoughts dito sa movie na to. Kung nagustuhan nyo, just hit like and then comment down below kung meron kayong gustong moving ipapanood sa akin. At masabi ko ang review ko. Okay? Subscribe to my channel guys, ha? Para naman dumami subscribers ko, makita ko kung talagang maganda nga ba ang pinagagawa ko sa buhay ko. Well, actually, kaya nga ako nagbi-video dahil sinasabi ko nga sa inyo, ang buhay natin ay hindi permanente. So, at least, kahit dito sa video, kung balang araw mawala na po ako, hugot po. Well, kung balang araw na mawala nga po ako, makikita nyo pa rin akong buhay sa mga videos kong ito. O, sige na guys! Sa susunod uling na video, bye-bye!